Ngayong nagpatupad na ang China na bawal ng mangisda sa loob ng South China Sea sa loob ng 4 na buwan, kabilang ang West Philippine Sea, kung saan nangingisda ang mga Pinoy. Paano na ang ating mga mangingisda? Kaya ang ating mga mangingisda mula Zambales ay nagsalita na. Sobra ang pagkadismaya nila sa Marcos administration. Dahil noong Duterte administration ay malaya daw silang nakakapangisda. Pero bakit ngayong kasalukuyang administrasyon? Anong nangyari? At 4 na buwan pa silang hindi pwedeng mangisda. Paano na daw ang kanilang kabuhayan? Ang lakas ng loob ninyo sa pagsalungat sa China. Hindi niyo pinag-iisipan ang mga iba't ibang alternatibong kabuhayan para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. Dapat bigyan sila ng oportunidad na magkaroon ng kabuhayan mula sa financial aid na ibinibigay ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sila ay mga biktima ng tapang ng inyong pagsumikap sa gera. Ang tamang pagpapalakas ng diplomatic relations at pagkitiwala sa proseso ng diplomasya ay mahalaga upang maiwasan ang digmaan at mapanatili ang kapayapaan. Dapat isaalang-alang ang kapakanan ng lahat, lalo ng mga taong bayan at sektor na maaapektuhan ng anumang desisyon o aksyon na gagawin. Sa ganitong paraan, mapapanatili ang ugnayan at respeto sa pagitan ng bansa at maaaring makahanap ng solusyon na hindi kailangang dumanas ng karahasan. Diplomasya, hindi gera, ang dapat nating isulong para sa kapayapaan at kaunlaran ng lahat. Gusto kasi ng admin ngayon na mahirapan ng mga mangingisda para mabigyan nila ng ayuda. In short, gusto nilang magpapapel sa buhay ng mga mangingisda by giving them the ayuda para pagdating ng eleksyon, sila ang iboboto kasi nakatulong daw sila. Kaya ang mga ayuda may mga pangalan. Yan ang resulta kapag bangag ang namumuno at walang alam sa foreign policy. Hindi tulad noong presidente pa si Pierre Arde, ay malayang nangingisda ang mamamayang Pilipino dahil dinaan sa tamang pag-uusap at friends to all. Pero itong si Bangag, nagpatuta sa Amerika, kaya nagtayo ng limpak-limpak na EDCA dito sa Pinas, kaya nagalit ang China. Pero hindi naman nakatulong ang EDCA noong ni water cannon ang barko ng Pinas. Sa kabilang banda, buti nga. Ngayon mo ipakita Bongbong Marcos ang tapang mo na away ng China. Ano ngayon ang ipapakain mo sa mga mangingisdang nawalan ng hanap buhay? Ano? Papakainin mo din sila ng pulveron? At heto naman mga kasweet, sabay-sabay nating panoorin ang mga hinaing, hinanakit at pagkadismaya ng ating mga mangingisda mula Zambales sa Marcos administration. Dahil nga pinagbawalan na ng China na mangisda tayo sa loob ng West Philippine Sea. Na siyang binigyan naman ng komento at reaksyon ng magaling na influencer na si Mr. Whitaker. Narito ang kanyang buong reaksyon, panoorin natin. Oh, ito! Pakinggan natin ang mga mangingisda kung ano ba talaga ang totoong sitwasyon at nangyayari diyan sa West Philippine Sea. At sa mga mangingisda nating hindi na malayang nakakapagpangisda dahil sa gulo ngayon. Pakinggan natin. Ikaw po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Ikaw korek ko lang po yun. Hindi ko sinimulan lang na China itong paglalakaran sa pag-imista ninyo. Ako talaga ang unang hinaras ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte Ortega, muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement, bigla pong nag-alarma na naman ang China na nung May 14 is nakabaho di masinlo po kami is talagang pinilit po kaming pauwiin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangingisda na laging nandyan po sa Scarborough is nakabalik. Pero ngayon, ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong mangingisda. Kaya ang sabi lang... So bago po mag-2014, malaya po kayong nangingisda doon? Opo sir, mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si President Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14, ngayon pong taon lang na See? Diba? Meaning maganda ang foreign policy ni Tatay Digong. Ha? Nakipagkaibigan na lang siya sa China, edi walang gulo. Nakipag-ayos, edi walang gulo.
Ngayon, nagkaakanda gulo-gulo na. Sinong kawawa? Ang mga mangingisda natin. Kasi ang ginagawa ngayon, pinapasok pa ang US. De, anong mangyayari? Diba? Gulo talaga yan. Do you think bibitawan ng China ang West Philippine Sea? Ang Scarborough Shoal? Do you think bibitawan nila yan? Good luck! Anyway, sasabihan na naman tayo, eh, pro-China ka kasi. Bubu! Practical tayo ngayon. Isipin natin yung mga kababayan nating mangingisda. Ha? Pwede naman makipag-ayos sa China. Pwede naman makipagsundo ng maayos sa China. Pero anong ginagawa ngayon? Full of drama. Diba? O tingnan nyo, ang mga mangingisda na mismo ang nagsabi, walang gulo during Duterte administration. Nagkagulo lang at hindi na sila pwedeng mangisda nung 2014, nung Aquino, pero nung pagtungtong ni Duterte, nawala ang gulo, bumalik na naman ang gulo ngayon. Kaya naniniwala na ako mga lods, diba? Dilawan version 2.0 ang nangyayari ngayon. Dito nyo mapapatunayan mga lods na this government is full of drama. Basahin natin. As if constant harassment from the China Coast Guard were not enough, Filipino fisher folk now have to deal with the increasing numbers of Vietnamese fishermen who go about their business in and around Bajo de Masinloc or Panatag Shoal without getting confronted or chased away by the Chinese. Vietnamese fishing vessels in West Philippine Sea increasing numbers. See? Bakit nakapokus lang kayo sa China? Marami na palang mga Vietnamese fishing vessels ang pumapasok mismo sa bakura natin at nangingisda. Sobrang focus nyo sa China, ha? Eh, meron palang mga ganito ng kaganapan. Sobrang nanggagalaiti kayo sa China. Eh, may Vietnamese vessel palang pumapasok na at nangingisda na sa bakura natin. Oh, anong pinagagagawa nyo? Bakit focus kayo sa China lang? China. Ay, Diyos ko. Sana no, gumawa na lang sila ng policy, di ba? Na both countries ay makikinabang, walang gulo, at hindi mapapahamak, at hindi malulugi, no, ang mga mangingisda natin. Kasi sa totoo lang, sa mga pinaggagawa ngayon, sa mga nangyayari ngayon, na gulo, di ba? At pag-aatake ng China, sino ba ang mapapahamak? Sino ba ang kawawa? Ang mga kababayan nating mangingisda? Ano ang masasabi ninyo mga kasweet na bawal lang mangisda ang ating mga mamamayang Pilipino sa loob ng West Philippine Sea? Sa loob pa ng 4 na buwan, paano na ang kabuhayan ng ating mga mamamayang Pilipino? Sino ba ang dapat sisihin dahil nga ba ito sa gentleman's agreement ng kasalukuyang administrasyon? Ano ang inyong opinion? Huwag nang kalimutang i-share ang video na ito, mag-iwan ng comment at like.